Sino nga ba si Poblacion Girl? Bakit siya naging matunog pagpasok ng taong 2022? Balik alert level 3 na naman po tayo sa NCR, mga kagala. Simula January 3 hanggang January 15 sa taong 2022. Matapos ang maluwag na protocol na atin pong naranasan itong nakaraang Disyembre hanggang magpasko at hanggang sa sumapit ang bagong taon, ay muling ginulanta ang sambayanan, particularly po ang tayo na mga nakatira sa NCR o Metro Manila, dahil sa balita na muling isa sa ilalim ang NCR sa Alert Level 3. Dahil sa pagtaas ng kaso ng Omicron. If this is your first time sa channel na to, please consider subscribing by clicking the subscribe button and select notification bell and select all para updated ka lagi sa mga susunod kong videos na posibleng makatulong sa'yo. Marahil mga kagala ay nagtatanong ka kung bakit ko tinatalakay ang ganitong issue dito sa channel ko. Well, ganito lang po yan. Ang channel po nito ay related po sa mga travel, mga advisory, LTO, tourism at MMDA at anything na related sa pagbibiyahe o pagta-travel. Dahil sa muling paghihigpit sa travel protocol, sanhi ng pagtaas ng Omicron ay apektado po ang mga travel plans natin ngayong taong 2022. Kaya minarapat kong gawa ng video ito para magkaroon tayo ng awareness at malaman natin, ma-inform tayo bakit nga ba tayo naapektuhan ng Alert Level 3 na ito. At ma-update din po tayo sa mga bagong travel restriction. So ang tanong ay, sino nga ba si Poblacion Girl? Bakit siya naging matunog pagpasok ng taong 2022? Na kung saan parang siyang sinisisi ng mga tao kung bakit bumalik tayo sa Alert Level 3 at tumaas ang kaso ng Omicron variant ng COVID-19. At naging dahilan din siyempre ito ng pagbagsak ng negosyo, apektado ang ating trabaho, ang ating mga negosyo, ang ating mga plano sa taong 2022. Well, siya lang naman ay si Gwyneth Chua, alias Poblacion Girl. Ano ang kwento sa likod nito? Bakit siya tinawag na Poblacion Girl? Well, si Miss Chua po or Poblacion Girl ay napaulat na bumalik sa Pilipinas mula sa Amerika at ito ay nag-check-in sa Berhaya Hotel sa Makati City noong December 22, 2021. Sumunod na araw, December 23, ay namataan siya nakikipag-party-party sa mga kaibigan niya sa Poblacion Makati City o sa isang bar sa Poblacion, Barangay Poblacion sa Makati City, according to the DOT, no, Department of Tourism. Dito po hinango ang pangalan na ginawang alias sa kanya na Poblacion Girl. By December 27, 4 days matapos siya mag-check-in sa Berhaya Hotel, ay nagpositibo siya sa COVID-19. Matapos ang dalawang araw, December 29, naglabas ang Berhaya Hotel management ng statement na si Chua has been extracted from the hotel. So, mga kagala, marami mga personalidad o mga netizen ang nagkaroon ng iba't ibang opinion, nagalit, no? Sinisi si Poblacion Girl. Ang iba nga rito ay galit na galit sa kanya at sinisisi siya kung bakit tumaas ang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 na virus at kung bakit nagkaroon tayo muli ng Alert Level 3 sa Metro Manila or NCR. Kasalanan mo to, Poblacion Girl. Sana mabulunan ka ng laway mo. Wala na kaming walwala ni Sandro. Oo. Pakahusay mo, Inday. Oo. Ang husay-husay mo, Inday. Baka magla-lockdown na naman tayo pagdating namin sa Manila. Buti na lang,
gumala na akong ngayong New Year kasi baka mamaya ma-lockdown na naman, ma-depress na naman. Kapag nag-lockdown kasi nade-depress ako, hindi ko kaya talaga eh. So, ayun. Magkukwarantine ka lang ng 5 days, hindi mo pa ginawa at pinagyabang mo pa talaga. Ha? Yan ang problema ng mayayaman sa Pilipinas. Akala nila nabibili nila ang batas. Napanood ko sa kanya yung regarding kay Poblacion Girl. Nanggigil ako guys! To give you an outline, itong si Poblacion Girl, based dun sa story ni ate, umuwi ito from States, tapos instead of doing the proper quarantine, nagbayad daw siya ng facility para mag-skip ng quarantine. Ha? Tapos itong si ate girl, pumarty sa Poblacion Makati. Ayan. Pumarty, kumain sa labas, may nakasalamuang ang ibang tao. At ito ang catch. Si ate mo girl, infected ng COVID Omicron variant. Siya lang naman yung babaeng nag-break ng quarantine po. Yes, guys. She cut short her quarantine just to party. Tama na rin yun. Pumarty siya. After niyang bayaran yung medical facility para magsinungaling sa kanya, para hindi na siya mag-undergo ng long quarantine period. Galing po! Kasi nakakatawa pa. Proud na proud pa raw si girl habang pinagyayabang niya yun sa mga nakasalumuhan niya dun sa bar kung saan siya pumarty. According sa news, sabi pa daw ni girl, she got connections. Kaya daw hindi na siya nahirapan mag-quarantine ng matagal. Proud yarn! At ito pa, no, pagka pinag-uusapan ng Omicron, ang pumapasok na imahe sa ating isipan ay walang iba kundi si Poblacion Girl or si Gwyneth Chua, na para bang siya ang nagiging imahe ng Omicron dito sa Pilipinas. Ayon naman kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, lahat ng mga nakasama ni Chua sa party ay nagpositibo din umano sa COVID-19 virus. Siya ay nilipat na rin daw sa ibang hotel for further isolation with increased security. I made sure na may nakabantay talaga dyan, ayon kay Tourism Secretary Romulo Puyat. Ayon kay Romulo Puyat, kaya naman daw nakaalis si Chua sa naturang hotel para makapag-party-party dahil sa koneksyon di umano. In fact, may mga TikTok at IG video na kumakalat na wala naman talaga siya sa quarantine hotel. She should also realize the consequences of her action. First, you do not skip quarantine. Tapos nagyayabang pa siya na may connection daw siya. Tapos dahil sa kanyang kapabayaan, nahawa niya yung mga nakaparty niya. So this is a health crisis, the tourism chief said. Ayon naman sa DOH, lahat ng mga individual na hindi umano sumusunod sa guidelines and policies or health protocol patungkol sa COVID-19 ay lumalabag sa RA 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public concern act of 2018. Sa ilalim po ng batas na ito, ang bawat tao po na infected ng COVID at hindi may kipag-cooperate sa batas or hindi may kipag-cooperate sa gobyerno ay magmumulta ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos o pagkakakulong na mula 1 hanggang 6 na buwan or both. The DOH warned those who violate quarantine protocols that they will be dealt with accordingly. So ano naman ngayon ang pananagutan ng Berhaya Hotel na tinuluyan ni Poblacion Girl? Ayon sa Berhaya Hotel noong January 1, isa sa mga guests nila ay lumabag sa quarantine protocols sa pamamagitan ng pag-alis mula sa facility na hindi pa natetest ng COVID-19. The management sincerely apologizes for failing to stop the guest from jumping her quarantine. The statement read, adding that it was the only incident of its kind in the hotel's nearly 2 years as a quarantine facility. Any employee found to have erred in relation to the incident will be dealt with to prevent a repeat of the incident, the hotel management said. We can only make up for it by being an exemplar of compliance moving forward. For now, we are fully cooperating with all government agencies that are conducting their own investigations, it added.
Ayan, so dahil po sa kagawa ni Poblacion Girl at sa kanyang pansariling pakinabang, maraming apektado sa buong Pilipinas. Kaya ayan tuloy, simula January 3 hanggang 15, tayo po ay naka-under sa alert level 3 at ayon po sa Department of Health at IATF ay ang mga unvaccinated individual ay hindi muna papayagan na makalabas o makasakay sa mga public transport or maging pagpasok sa mga malls. Parang nakakainis lang, di po ba? Akala natin tuloy-tuloy na yung pagluwag nung, mula nung November, December. Pagdating sa mobility restriction. Yun pala, pagdating ng bagong taon ay magugulantang tayo dahil muling babalik sa alert level 3 ang buong Metro Manila. Guys, ganun talaga, no? Latest update po mula sa CIDG. Kakasuhan na ng CIDG si Poblacion Girl o si Gwyneth Chua kasama ang kanyang mga magulang at ilang personnel ng quarantine hotel for violating health and quarantine protocols amid the COVID-19 pandemic. Napag-alaman na ang kanyang ama at ina mismo ang sumusundo sa kanya mula sa hotel at ibabalik siya sa hotel sa mga araw na yon. Samantala, hindi maikasa ang kaso laban sa mga kaibigan ni Miss Chua na nakasama niya sa party dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon po sa CIDG. Anyway, yan po ang kwento patungkol kay Poblacion Girl. Siguro ngayon, nalinawan ka na kung sino nga ba ito si Poblacion Girl, bakit siya nag-viral, bakit siya viral sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, no? So, nalaman na natin ngayon kung sino itong Poblacion Girl na sinasabi nila. Bago ako magtapos, nais ko mag-share sa iyo, kaibigan, kagala, kapatid, ng salita ng Diyos mula sa mga awit 91, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, siya naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Mga kagala, alalahanin natin ang Diyos sa ating buhay. Ano man ang ating kalagayan, estado sa buhay, mayaman man tayo, mahirap man tayo, mahalaga na saliksikin natin ang Panginoon. I-acknowledge natin ang Diyos at pasalamatan natin siya sa buhay natin sa araw-araw. Ang Diyos lamang makapagliligtas sa atin sa anumang klase ng sakuna, anumang virus na meron dito sa mundong ito. Hanggang sa muli! Kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing by clicking the subscribe button and click notification bell and select all para updated ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa iyo. Ito po muli ang inyong kagala, si Kuya Ed Asher dito sa Ed Asher PH, nagsasabi na, mga kagala, tara na!